Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam niyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Isang abracadabrang hapon ang bati ko sa inyong lahat. Ako si Tutor Alma, makakasama ninyo ngayong hapon. At isang makaanaman na aralin ang ating pagsasaluhan o pagsasamahan sa araw na ito. Okay, so wag na natin patatagalin. Dumako na tayo sa ating aralin ngayong araw. Okay. Ako po ay magtuturo ng MTBMLE Grade 2. Ako muli si Tutor Alma na makakasama nyo ngayong hapon. At sana nandyan po kayo na kung saan ay subaybayan nyo ang aking pagtuturo. Okay. Noong nakaraang aralin natin po, noong nakaraang linggo, ay pinag-aralan natin ang mga ito. No? Tingnang mabuti ang mga nakasulat na mga salita. Papel, kahon, mesa, pusa, tanaypay. Ang tawag natin dito ay mga salita. Anong napapansin nyo? Paano ito isinulat? Isinulat ba ito sa malaking letra o maliit na letra? Maaari nyo bang ilagay ang inyong mga sagot sa chat box? Okay, ito ay isinulat sa maliit na letra. So ang tawag natin dito ay mga salita. Tingnan naman natin ang pangalawa. Okay. Papel at lapis, aklat at kwaderno sa tahanan. Ngayon, may itatanong ako sa inyo. Ano ang napapansin nyo, paano isinulat ang mga pangkat na mga salita? Ito ba'y isinulat sa maliit o malaking letra?
Tama, ito ay isinulat sa maliit na letra. So ang tawag natin dito ay mga parirala. Ang salita at parirala ay nagsisimula sa maliit na letra at walang bantas sa hulihan. Okay, tingnan naman natin ang sunod na slide. Babasahin ko ha. Pakisulat mo nga ng wasto ang mga sulatin. Okay, ang tawag natin dito ay pangungusap. Pangungusap na pakiusap. Pero ano yung napapansin mo? Paano ito isinulat? Saan ito nagsisimula? Isinulat ba ito sa malaking letra o sa maliit na letra? Okay, isinulat ito sa malaking letra. Okay, tingnan natin ha. Okay, tingnan ninyo. So, nagsisimula ito sa malaking letra at pansinin ang nasa hulihan ng pangungusap. Ito ay nagtatapos sa bantas na tuldo. Okay, tingnan natin ang pangalawang pangungusap. Tandaan mo ang iyong mga aralin. Ito ay isang uri ng pangungusap na pautos. Anong napapansin nyo sa unahan? Sa unang letra ng pangungusap, naisulat ba ito sa malaking letra o maliit na letra? Okay, isinulat ito sa malaking letra at nagtatapos sa bantas na tuldok. So ito naman ay ang pangungusap na pautos. Okay, sunod. Bakit kailangan matutuhan ng masong pagsulat? Okay, ito naman ay isang pangungusap na patanong. Pansinin, ito ay nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa anong bantas? Maaari nyo bang ilagay ang inyong sagot sa comment box? Tama, ito ay nagtatapos sa bantas na tandang pananong. Tingnan natin ang sunod na pangungusap. Yehe! Maganda na ang sulat ko! Okay, so tingnan mabuti. Paano isinulat ang pangungusap? Isinulat ba ito sa maliit na letra o malaking letra? Malaking letra. At ano naman ang bantas ang ginamit sa pangungusap? Tama, ang bantas na ginamit sa pangungusap ay tandang padamdam. Kasi ito ay nagpapahayag ng isang masidhing damdamin. Kaya ang tawag natin dito sa pangungusap ay pangungusap na padamdam. Yan ang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Okay, so tingnan natin dapat natin tandaan, no, na kapag tayo ay sumulat ng pangungusap, tingnan mabuti, no, tandaan natin, ang unang letra sa pangungusap ay nagsisimula sa malaking letra at maaaring nagtatapos sa tuldo kung ang pangungusap ay pasalaysay, pautos, at pakiusap. So gumagamit naman tayo ng tandang pananong na bantas kung ang pangungusap ay patanong. Tandang padamdam naman ang bantas na ating gagamitin kung ang pangungusap ay padamdam. Okay? So tingnan ko ngayon ang inyong husay ha, no? Sa ating nakaraang aralin, napag-aralan natin ang salita at saka parirala at ganun din ang pangungusap. So isang pagsasanay ang ating gagawin. Okay? Unang bilang, naglalaro si Kiko. Parirala o pangungusap? Pakilagay nga ang sagot sa chat box. Okay, kung ang sagot mo ay pangungusap, tama ang iyong sagot. Pangalawang bilang, maraming kulisap. Parirala o pangungusap? Ang sagot mo ba ay parirala? Ang galing-galing mo at dahil dyan, bibigyan kita ng masayang mukha. Okay, sunod na bilang, pangatlo, pakiabot ang aking sapatos. Parirala o pangungusap? Ang sagot mo ba ay pangungusap? Mahusay. Okay, pang-apat na bilang, naglalaro sila sa parke. Parirala o pangungusap? Nagubulol si Tutor Alma. Pasensya na ha. Uulitin ko, pang-apat na bilang, naglalaro sila sa parke. Parirala o pangungusap? Ang sagot mo ba ay pangungusap? Magaling! Tama ang sagot mo. Panlimang bilang, halaman at paso. Parirala o pangungusap? Ang isinulat mo ba ay sa chat box?
Pare Lala, tama na rin ang sagot mo. Ang galing-galing mo talaga. Okay, sige nga. Isa pa pagsasanay ang ating gagawin, no? Pero, may ipapakita ako sa inyo larawan. Okay. Nais kong pangalanan ang batang lalaki na ang kanyang pangalan ay si Pakoy. Ano kayo ginagawa ni Pakoy sa kama? Siya ba ay nakaupo o nakahiga? Ang sinabi mo ba ay nakaupo si Pakoy? Okay, saan si Pakoy nakaupo? Sa kama. So, maaari ba nating isulat? No? Bubuo tayo ng isang pangungusap tungkol kay Pakoy. So, simulan natin. Ano ang pangalan ng bata? Si Pakoy. Anong ginagawa ni Pakoy sa kama? Nakaupo o nakahiga? Okay. Nakaupo. So, si Pakoy ay nakaupo. Saan si Pakoy nakaupo? Sa kama. So, ito ba ang isinulat mo? Basahin ko yung pangungusap, ha? Si Pakoy ay nakaupo sa kama. Ngayon, tukuyin natin ang sinulat mo. Ito ba ay salita, parirala, o pangungusap? Ang sagot mo ba ay pangungusap? Tama ang sagot mo. So, ang pangungusap ay tungkol kay Pakoy. So, si Pakoy, babasahin ko muli ang pangungusap, ha? Si Pakoy ay nakaupo sa kama. Bakit ito pangungusap? Dahil ito ay sinisimulan sa malaking letra, nagtatapos sa bantas na tuldok, at ito ay nagpapahayag ng buong diwa o paksa. Okay, sunod. Pangalawang larawan. Ano kaya ito ang tawag natin? Ha? Unggoy. Ang unggoy at ang... Ano kaya ito? Sulat nyo nga sa chat box. Ang unggoy at ang... Ano kaya tawag natin sa hayop na ito? Na makikita natin sa kagubatan. Ayan. Sa kagubatan. Ayan. Ang unggoy at ang... Usa. Okay. Ito bang isinulat mo sa iyong papel o sa chat box natin? Nasusundan niyo pa ba ako? Kasama ko pa ba kayo? Ito bang isinulat mo? Ang unggoy at usa? Okay. Ngayon, tatanungin kita, ha? Ito ba ay salita, parirala o pangungusap? Ang sagot mo ba ay parirala? Tama ang sagot mo. Ang galing-galing mo. Okay, pangatlong bilang. Okay, tatawagin natin siyang Alma. Ha? Ang pangalan ng babae ito. Ano kayang napapansin niyo doon sa pisngi ni Alma? Ano kayang mayroon si Alma? Ayan. So, si Alma ay? Anong tawag natin dito? Sinabi mo bang nunal? Okay, ito bang isinulat mo? Si Alma ay may nunal sa pisngi. Okay, so, ito ba ay salita, parirala, o pangungusap? Ang isinulat mo ba sa chat box ay pangungusap? Tama ang sagot mo. Bakit? Kasi ito ay nagpapahayag ng buong diwa o paksa, sinimulan sa pagsulat sa malaking letra, at ay nagtatapos sa bantas na tuldok. Kaya ito ay pangungusap. Okay, sunod. Tingnan naman ninyo, ano kaya ito? Bulaklak? At ano kaya ito? Kayo ba'y nakakatanggap nito? Diba? Kapag Pasko, kaarawan mo, o diba? Naranasan mo na bang ano, nakatanggap nito? Yan. O lalong-lalo na, parating na yung Valentine's Day, no? Mag-isip tayo na magbibigay tayo sa nanay natin o kay tatay o sino man mga kasama natin sa bahay na meron itong bulaklak at saka regalo. Ito ba isinulat mo? Bulaklak at regalo? Okay, so tatanungin kita, ito ba ay salita, parirala o pangungusap? Ang sagot mo ba ay parirala? Magaling, magaling. Tama ang sagot mo. Okay. Pang-apat, tingnan natin. Ano kayang tawag natin dito? Tama, puno.
Yan bang isinulat mo sa chat box? Ang puno. Ito ba ay salita, parirala, o pangungusap? Anong pinili mo? Pinili mo ba ang salita? Pinili mo ba yung parirala o tamang sagot? Okay, so ang isinulat mo bang sagot ay parirala? Tama ang sagot mo. Magaling. Okay, so yan ang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo tungkol sa pagsulat ng salita, parirala at pangungusap. So sa art na ito ay ating pag-aaralan ng pagkuha ng impormasyon mula sa anunsyo at mapa. Paano ba ito makakatulong sa atin ang anunsyo at mapa? Ano ba ang gamit nito? Ano bang makukuha natin dito? Okay, dito sa anunsyo ay, ito yun, tingnan mabuti ha, nakita. Tignan niyo ba ito? Ito yung mapa. Okay. Ang mapa ay makakatulong sa atin para kung saan ay matutukoy natin ang mga lugar, no? Matutukoy natin ang mga lugar sa ating komunidad. At ito naman ang anunsyo ay nakapagbibigay sa atin ng kaalaman kung ano ang nais ipabatid ng isang nagpapabigay ng anunsyo. So ito yun ang mapa, ito yun ang anunsyo. So, bibigyan ko kayo ng halimbawa kung ano ang anunsyo o patalastas. Okay. So, pag-aaralan natin, sabi ko nga kanina, no, mga detalye mula sa anunsyo o patalastas. So, ang pangalawa naman ay gamit ang mapa ng pamayanan o komunidad. So, ito yung halimbawa ng anunsyo. Ano yung napapansin niyo dito sa gilid, sa kaliwang bahagi? So, dito nakasulat ang ano, kailan, sino, ano. Pero dito sa itaas ng bahaging ito ay may nakasulat na anunsyo o kaya ay patalastas. So dito sa patanong na salitang patanong na ito ay na ano, nakasulat dito ang pagandahan ng gulayan sa bakuran upang COVID-19 ay labanan. So tungkol saan ang anunsyo? Ito yon, pagandahan ng gulayan sa bakuran upang COVID-19 ay labanan. So kailan ito magaganap? Simula Enero 4, 2021. So, sino po yung mamamahala sa anunsyo? Or sino ang maaaring palang makasali doon sa anunsyo? Lahat ng pamilya sa barangay. So, paano makasali? So, ang gagawin lamang ay, ang sinasabi dito na impormasyon ay magpalista at humingi ng mga pananim sa barangay. Palaguin ang mga halaman at pagandahin ang bakuran. So, dito, meron pa dito sa ibaba, tatanggap ng premyo ang pamilyang may pinakamaganda at pinakamabungang gulayan. So, sino o kanino nang galing ang anunsyo? Ito ay mula kay Barangay Kalantan. So, ito ang halimbawa natin ng anunsyo o patalastas. Okay, sunod. Nakita niyo ba ito? Kagaya ng sinabi ko kanina, ito yung mapa. Okay. Una, ano kayang tawag natin sa letter H na ito? Okay, sa mapa, may pangunahing direksyon po tayo. So, yung pangunahing direksyon natin, ito. So, sa itaas na bahagi ay tinatawag nating hilaga. Sa ibabang bahagi naman ay timog. At sa kaliwang bahagi naman ay kanluran. At sa kanang bahagi naman ay silangan. Ito ang mga pangunahing direksyon natin sa mapa. Pero pansinin nyo, may mga nakupa, di ba? O, alam nyo ba kung anong tawag dyan? Ay, gusto ko sanang makita yung sagot. O, ang tawag natin dito ay pangalawang pangunahing direksyon. Uulitin ko, pangalawang pangunahing direksyon. So, ito naman ang tawag natin sa HS na ito ay hilagang silangan. Ang TS naman ay timog silangan. At ang TK naman ay timog kanluran. At ang HK naman ay hilagang kanluran. So, pansinin ninyo anong istruktura ang matatagpuan sa hilaga. Hilaga lang muna ha. Ano kaya ang istruktura ito? Dito tayo pumapasok at dito tayo tinuturuan ng ating guro. Anong tawag natin dito? Okay. Ang nasa isip mo ba ay paaralan? Oh, tama. Okay. Paaralan ang tawag. Ang istruktura na o lugar na matatagpuan natin sa hilaga ay paaralan. Dito naman tayo sa bandang bahagi, pababa, sa timog naman. Ano kayang istruktura ito o lugar?
dinadala hospital o hospital sa English. Oh, iyan ang lugar o istruktura na matatagpuan natin sa timog na bahagi ng ating mapa. Okay, ngayon naman ay sa silangan. Ano kayo yung tawag natin dito? Bumibili ng mga pangangailangan natin, mga pagkain natin. Oh, tawag natin dito na maririnig natin, Suki, Suki, bilin na kayo. Suki, Suki, bilin na kayo. Ano kayang tawag natin dito? Tama, palengke ang tawag natin dyan. Okay. Sa kanluran naman, naku, dito po tayo ay dumudulog. Ah, kung may nais tayong ipanalangin sa Panginoon, no? Dito tayo pumupunta tuwing Linggo. Anong tawag natin dito? Ayan, simbahan or sambahan. Okay, dito naman sa kanluran, ha? Kaya ko po ito iniisa-isa, mga nanonood, para po mamaya may isang pagsasanay akong pasasagutan sa inyo. Ha? O, tingnan naman natin ngayon sa Hilagang Silangan. O, mga kabahayan ang ating makikita. Dito naman sa Timog Silangan ay ang police station o kung saan maaari tayong makahingi ng tulong. Okay, sa Timog Kanlura naman ay, ang makikita natin ay tulay. At doon naman sa Hilagang Kanluran ay Luneta Park na kung saan nakikita natin ang shrine ni Dr. Jose Rizal. Okay, so handa na ba kayo sa isang pagsasanay na inihanda ko at gusto kong sagutan nyo? Dahil, sabi ko nga, ang husay at galing mo ay iyong ipakita at huwag kang mag-alala, kasama mo si Tutor Alma. O, handa na ba? Sige, tingnan ko nga. O, ayan. Tingnan mo ang unang bilang. Okay, sa unang bilang, tingnan natin ang unang larawan. Oh, basahin ko muna yung ano ha, panuto. Tukuyin ang mga sumusunod na istruktura na matatagpuan sa mapa. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Okay, kanina ipinaliwanag ko ang bawat istruktura o lugar na matatagpuan natin sa mapa. Ngayon, sa unang bilang, ano kayang istruktura na matatagpuan natin? Ang isinulat mo bang sagot ay ito? Letrang A. Ang galing-galing mo. Bibigyan kita ng masayang mukha. Okay, pangalawa. Anong istruktura o lugar ang matatagpuan natin sa mapa? Ito ba ay letrang A, hospital? Letrang B, simbahan or sambahan? Ang isinulat mo bang sagot ay letrang B? Tama pa rin ang sagot mo. Sunod. Pangatlong bilang. Okay. Anong istruktura o lugar ang matatagpuan natin sa mapa? Ito ba ay letrang A, parke? Letrang B, himpilan ng polisya? Ang isinulat mo bang sagot ay letrang A? Magaling! Tama ang sagot mo. Pang-apat na bilang. Tingnan natin. Ha? Tingnan ang lugar na ito. Ito ba ay sa letrang A ay ospital o letrang B paaralan? Ano kaya ang istruktura o lugar na matatagpuan natin sa mapa nung pinaliwanag ko kanina? Ang isinulat mo ba ay ito? Ito ba yung sagot mo? Ang galing-galing mo. Ang saya-saya ko ngayon dahil tama ang mga sagot mo at sinasamahan mo ako. Okay, letrang B ang tamang sagot. Ang limang bilang. Kalima. Anong istruktura o lugar ang matatagpuan natin sa mapa? Ito ba ay letrang A, kalsada? Letrang B, tulay? Jaran! Ano ang sagot mo? Letrang B ba? Ang galing mo talaga, ang husay mo. So tama ang iyong mga sagot. Oh, ayan, bibigyan uli kita ng tatlong masayang mukha. Nakita mo ba? Yan. Isa, dalawa, tatlo. Okay. So, isa pa kayang pagsasanay ang aking ihanda. Pero bago nun, diba na ipinaliwanag ko na sa iyo ang mapang ito, no? So, tatandaan na, sa Hilaga ay ang paaralan, sa Timog ay ang ospital, sa Kanlura naman ay ang simbahan or sambahan, at ang sa Silangan naman ay palengke. Sa Hilagang Silangan ay ang kabahayan,
sa Timog Silangan ay ang police station at dito naman sa Timog Kanluran ay ang Tulay o kaya yan, Tulay at saka ang sa Hilagang Kanluran naman ay ang Luneta Park o Parke. So may mga tanong ako dito, no? Ano laro ang ating win, no? Lagyan ng check. Yan. Ng check mark. Kikita ba yung check mark ko? Yan. Okay. Kung tama ang isinasaad ayon sa makikita sa mapa, no? At lagyan naman ng hindi ako si ano ha, si di ko kayang tanggapin. Hindi yun ha. O sinasabi ko na na X ang ating ipapakita. Yan. Kung mali ang impormasyon o lokasyon. So, gawin ito sa inyong papel kung wala kayong kwaderno dyan, ha? Nasa tabi ninyo. Okay, pinagpapawisan si teacher, si Tutor Alma, no? Excited kasi ako dahil natutuwa ako dahil kasama ko pa rin kayo. Okay, so sige. Unang bilang. Babasahin ko, ha? Makikita ang plaza o parke sa Hilagang Kanlurang bahagi. Ito ba ay check o ekis? Yan. Ito ba ang isinulat mong sagot? Tama ang sagot mo. Ito ay check. So dahil ang matatagpuan nating lugar sa mapa ay parke, o plaza o parke, no? So o Luneta Park, yung tinatawag natin dyan. Next, pangalawa, matatagpuan sa timog ang paaralan. Timog. Oh, kanina sinabi ko na kung nasaan. Oh, timog. Ayan, nakikita niyo ba yan? May clue ako. Ayan. Ito ba ang isinulat mo? Tama, X. Bakit? Kasi, ano yung lugar ang matatagpuan sa timog? O, kagaya na sinabi ko kanina na ang mga may sakit ay dinadala natin doon, ito ay ospital. Tama. Okay? So, ito ay X. Okay, pangatlo. Nasa silangan ang palengke o pamilihan. Silangan na. Ano ayang lugar ito sa silangan? Ito bang isinulat mo? Check ba? Tama. Tama ang sagot mo. Bakit? Dahil tama ang lugar na at ating matatagpuan sa silangan ay ang palengke o pamilihan. Okay. Ang galing mo ha? O pang-apat. Mararating ang simbahan o sambahan sa gawing ang kaya? Simbahan o sambahan sa gawing kanluran. Okay. So, ito yon. Simbahan o sambahan. No? Okay. So, dito ito wag pansinin kasi na doble lang po. Yon. Ito yung kanluran. Nakikita nyo po na tinuturo ko? Okay. So, ano kaya ito? Check or ekis? Ayan. Ito ba ang sagot mo? Check ba? Tama. Check ang tamang sagot dahil ang lugar na matatagpuan natin sa gawing kanluran ay simbahan o sambahan. Panlimang bilang o ikalimang bilang. Nasa timog kanluran ang himpilan ng pulisya. Timog kanluran o yung TS. No? Yan, timog kanluran. Ayan, ano kaya ito? Tama ba ang lugar na matatagpuan natin doon? Ma, ito ba yung sagot mo? Nasa Timog Kanluran? Ay, Timog Kanluran, Timog Silangan palang tinuturo ko, no? Sorry po. Timog Kanluran, ano kaya? Sa Timog Kanluran, sorry po, no? Timog Kanluran tayo? Yan. Ito ba? Ang anuan? Kaya ba? Okay, so hindi, no? Ang lugar na matatagpuan natin sa mapa na nasa Timog Kanluran ay, ano ito? Tulay. So, ito rin ba? X ba ang sagot mo? Okay. So, isa pa. Isa pang pagsasanay ang ating gagawin, no? Para malaman natin ano ba ang gamit ng mapa at saka anunsyo para sa atin. Okay. Mahalaga ba ito sa atin? Okay. Isa pang pagsasanay, ha? Tingnan mabuti itong anunsyong aking babasahin. So, tingnan. Okay. Tungkol kaya saan ang anunsyong ito. Babasahin ko, mga dapat tandaan sa pagkuha ng module. Okay. Una, sumunod sa nakatagdang oras at araw ng pagkuha. So, Lunes hanggang Biyernes, ika-alas 7 hanggang alas 5 ng hapon. Saan? Sa Bulwaga ng Magalang Elementary School.
Pangalawa, sumunod sa safety protocols o tagubiling pangkaligtasan na ipinatutupad ng pamahalaan at ng paaralan. Letrang A, pagsusuot ng face mask at face shield. Letrang B, pagtatala ng personal na impormasyon. Letrang C, pagpapakuha ng temperature ng katawan. At ang letrang D, pagsunod sa social distancing. Pangatlo, huwag magsama ng bata upang hindi magkasakit. Pang-apat, makipag-ugnayan sa mga guro, sabihin ang pangalan at baitang ng mag-aaral upang makuha ang lesyon. Pang-anim, iuwi sa bahay ang mga gamit sa pag-aaral. I-disinfect bago gamitin. So, kanino galing, no, ang anunsyo or sino ang nagpapa-anunsyo? Ito ay pamunuan ng Magalang Elementary School. So, may una akong tanong. Tungkol saan ang anunsyo? Ito ay? Okay, mga dapat tandaan sa pagkuha ng module. Ito rin ba ang sagot mo? Okay, so kanino or sino or kanino nanggaling ang anunsyo? Okay, ito ay nanggaling, tingnan sa ibabang bahagi po, pamunuan ng Magalang Elementary School. Medyo mabilis ba ako or medyo bagalan ko pa ng kaunti? Okay, nakakasunod ka ba? Okay, pangatlong tanong, kailan maaaring kunin ang module? Okay, ito ay nakasulat dito mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Saan? Sa bulwaga ng Magalang Elementary School. Ito rin ba ang iyong isinulat na sagot sa chat box? Okay, so paano makukuha ang module? Ang apat na tanong. Paano po? Okay, so makikipag-ugnayan sa mga guro para makuha natin ang module. Okay, sunod. Ano ang kailangan gawin bago gamitin ang module pagdating ng bahay? Ano ito? Ano raw? So pag-uwi ng bahay, pagagaling sa paaralan, pag-uwi ng bahay ay bago natin gamitin, i-disinfect bago ito gamitin. Bakit? Para po iwas tayo sa sakit niya ng COVID-19. Okay, so iyan ang anunsyo. Okay, ito naman ngayon. No? So dito, hindi ko na ipapaliwanag, no? Ang SAMAPA ay nagpapakita ng pangunahing direksyon lamang. Silangan. Okay. So, tingnan natin ha. Ang panuto ay tukuyin ang lugar o pananda na nakikita kapag tinungo mo ang sumusunod na direksyon. Okay? So, habang kayo ay nag-iisip, kakantahan ko po kayo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Pag-isipan ang sagot mo. O, handa ka na bang sagutin natin ang mga tanong? Okay, tingnan sa unang bilang. Okay. Tukuyin ang lugar, pananda na makikita kapag tinungo mong sumusunod na direksyon. Sa timog, ano kayang lugar ang ating makikita? Ang sagot mo ba ay ito? Paaralan? Tama ang sagot mo. Okay, pangalawa, silangan. Okay, anong lugar ang ating makikita kapag tinungo mo ang direksyon ito? Ito ba ang isinulat mo? Simbahan? Wow, ang galing-galing mo talaga. Okay. Pangatlong bilang. Pangatlong bilang ha, tingnan nyo, may pananda ako po. Nakikita nyo ba yung kulay pula na pananda? O ano naman kayang lugar kapag tinungo mo yung hilagang bahagi ng ating mapa? Ito ba ang isinulat mo? Hospital? Bravo! Ang galing mo! Tama ang iyong sagot. Okay, sa pang-apat naman, kanluran. Nasaan kaya ang kanluran? Yan. Anong lugar o pananda ang makikita natin kapag tinungo natin ang direksyon ito? Ito ba ang isinulat mo sa pang-apat na bilang? Palengke o pamilihanan? Tama pa rin ang iyong sagot. Okay, sunod. Ikalima.
anong lugar o pananda ang makikita kapag tinungo ang ang direksyong ito? Sa Timog Silangan. Timog Silangan na. Timog Silangan. Nakikita mo ba? Mag-isip ka. Ito ba ang isinulat mo? Tulay? Tama pa rin ang iyong sagot. So, yan ang ating mapa. Mahalagang mapa sa atin para madali nating matukoy ang lugar o pananda na kung nais nating pupuntahan. So, sa pamamagitan ng mapa, hindi tayo maliligaw. Di po ba? So, tatandaan na ang mga pangunahing direksyon sa mapa. Hilaga, Timog, Kanluran, at saka Silangan. Ang pangalawang pangunahing direksyon naman ay Hilagang Silangan, Timog Silangan, Timog Kanluran, saka Hilagang Kanluran. So, yun ang pangalawang pangunahing direksyon. Okay. So, gusto mo pa ba ng isa pang pagsasanay? Panako, parang bitinan, no? Pero tingnan natin, no? Isasummary natin ang ating natutuhan sa araw na ito, no? Ano kaya natutuhan natin sa aralin, no? Ito ay tungkol sa pangangalap ng impormasyon gamit ang dalawang paraan. So, may dalawang paraan tayo para mangalap ng impormasyon, no? Para mapabatid natin o maipagbigay alam natin doon sa mga taong nais nating pagbigyan ng impormasyon. Una, maaari kang magbasa ng A, patlang, 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 S, patlang, Y, patlang, O, patalastas. Ano kaya ito? Maaari mo bang isulat ang iyong sagot sa chat, Jo? Tama ang iyong sagot. So ito ang anunsyo ay nagtataglay ito ng detalye na sumasagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, paano, at iba pa. Okay, tatandaan natin na, uulitin ko, ang anunsyo ay nagtataglay ng mga detalye na sumasagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, paano, at iba pa. Ikalawang paraan para makakuha tayo o makakalap ng impormasyon. Magagamit mo ang patlang, patlang, P, patlang. Makikita rito ang mga direksyon, pananda, istruktura, at iba pa sa inyong lugar. Ano kaya ito? Sinulat mo ba sa chat box ay mapa? Tama pa rin ang iyong sagot. So ito yun, ha? Ha? Dalawang paraan na ating ginagamit para makakuha ng impormasyon at makapagbigay ng at maibigay natin ang impormasyong ito sa mga taong ating nakakasalamuha or nais nating pagbigyan ng impormasyon. Ito yung pong anunsyo o patalastas at ang pangalawa naman ay mapa. Okay? So, nabitin si Tutor Alma, no? Hanggang dito na lang yung ating pag-aaral at sa susunod na linggo, no? Isa na namang makaalaman, makabuluhan, makasiyahan at isa namang karagdagang kaba ng kaalaman ang ating matututuhan sa susunod na linggo. At huwag niyo akong iiwan, samahan niyo ako. Ito ang inyong lingkod, si Tutor Alma, na nagsasabi, isang magandang hapon, paalam. Paalam. Paalam, babalik si Tutor Alma sa susunod na linggo. Babalik si Tutor Alma sa susunod na linggo. Paalam mga bata, mag-ingat po kayo at maraming salamat na sinamahan niyo po ako. I love you mga bata. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa English.
I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Etolite tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!